kumusta? Kai. Great. Masaya ang buhay, especially with the two kids and a beautiful family. Okay. Yeah. Ikaw naman, Kakay? Ito, Tito Boy, maganda pa din. Hello! Alam mo, napansin ko yan kanina. Pinag-uusapan ka sa baba, sa lobby. Hello? Oo, kanina. Sabi nila, andito si, pangalan nun, yung dating beauty queen. Yung parang, ay, sandali, guys. Huwag naman ganun. Kay, ito'y after our last conversation. Kaya mo bang mabuhay na walang lalaki? Sa ngayon, oo. Pero wala naman kasing nabubuhay talaga ng walang kasama. Pero I choose to be single. Today? Yeah. Sa face ng buhay ko na to na I'm just enjoying my life on my own, no distraction. Kasi Tito Boy, late na ako nag-start mag-enjoy sa buhay. Mm-mm. So gusto ko munang namnamin yun. Parang ready na ako when I fall in love again. You're ready for love? Yes! So I'm so ready because I have embraced myself wholly and wholeheartedly and completely, di ba? Para wala nang ano mo yun, wala nang masyadong issues pagka nagkaroon ako ng love life. Babalikan kita diyan. Kay ikaw, parehong tanong. Am I? Can you actually live a life without men? Yes. You can. Napatunayan ko po yan. Mm-hmm. Being a single mother to my two kids, kaya namin and we are happy and thriving. I love that word. Di ba? Yung thrive. Not just living, thrive. Hindi lang nabubuhay, di ba? Hindi lang masabi lang mabuhay, pero thriving, happy. Correct. Pinaka-importanteng leksyon, natutunan niyo sa mga lalaki. Sige nga. Well, Philippine. Can you talk about Mario Moyer? Hindi. Sino dyan? Ito ba? Ay! Hindi pa tapos! Ay, di pa pa! Sorry! No, ako yung naghumihingi ng painto at hindi ka pwede makipag... No, let's not talk about the past, Tito Boy. Oo naman. Totoo naman yan. But we learn from the past, di ba? But you're not allowed. Yeah, my lawyer doesn't allow me. Okay. Doesn't allow you. Lawyer, ah. The lawyer does not allow you to talk about it. Pero we can talk about lessons learned. Yes. Di ba? And Aaron is your friend. Yeah. We're good friends. Napakahaba din ng kontrobersiyang yon. Lesson, let's talk about lessons. I think may nagsabi kasi sa akin friend ko dati na, alam mo, feeling ko hindi ka talaga nai-in love. You're just in love with the thought of being in love. You're in love with the idea of love. Just having someone there for you. Question. But you're not really in love, into it. Are you? I think siguro a few men, I was really... in love with some men. Yeah, pero siguro yung iba, alam mo yun, para siguro naisip ko na masarap lang to ganyan, yung may makakausap ka, may ganito. Pero yung commitment ko, and then yung understanding ko, kasi ako Tito Boy, sa mga past ko na non-showbiz, ang lagi naging problema, ang naging problema sa mga relationships ko was, hindi ko kaya ipagpalit yung trabaho ko. So, hindi ko mahati yung time ko with love and then work. Pag sa work ko and friends ko, una talaga sila. So, most of my exes, ganon. So, nasasabik kasi sila kay Kaka, hindi niya nabibigay ng buong. Binibigay ko na Makes isang sense. Linggo eh. Oo. Pero kanina, kay parang may gusto kang sabihin habang nagsasalita si Kaka eh. About love lessons. Hindi, actually, mas natuto nga ako dito eh. Kasi isa siya sa mga nagturo sa akin kung gaano ako ka-special bilang tao. So, she was a stepping stone in realizing na hindi dapat ako pumapayag na mabastos and mag-disrespect. And na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Yes! That's why this girl is so special to me. Totoo yan. Kasi minsan, di ba, some people think that you're giving them permission to hurt you. Yes. That you're giving them permission not to treat you well. Ang babae kasi mapagtiis eh. Yes. For the peace, tatahimik ka. So akala nila, okay lang yun. Mm-hmm. But no, tinuro niya sa akin na kailangan mo magsalita. Kailangan mo ipaglaban ang sarili mo para sa mga anak mo. Yes. Saan naman ang galing yun? Yun nga Tito Bay, kasi ganun ako eh. Usually kasi, kunyari, nangastawa na ako sa paulit-ulit na issue sa relationship, babu. Meron ako mga relationship, kahit dito mga recent na pagka nainis ako sa'yo ngayong araw na to, na paulit-ulit na lang yun ang dahilan, kaya kong hindi kita kausapin ng 3 months. Okay. Unless you find a way, mag-reach out ka sa akin or
Meron pa nga dati, sabi ko, lumuhod ka sa harapan ko. Oh? Wow. Lumuhod naman siya sa harap ko. Ganun, hindi lang halata sa PES. Hindi lang halata sa PES, pero kasi talagang, yun nga, siguro masyadong strong. So, di ko nga yung body babu. So, hindi na ako, hindi ako klase nung taon na, okay, tapos na. Nagwala na ako sa'yo, nag-ano na ako, okay na yun. Pag ayaw na, okay, okay. Go. May standards. So, right. Sumapayo ko sa kanya dati na, yun nga, tama yung sinabi mo, Tito Boy, na pagka binibigyan mo ng permisyon ng tao, nasaktan ka ng paulit ng paulit mo, mangyayari pa yan kahit sa ibang mga relasyon mo. So, dito pa lang, simulan mo na. Tama. Na para alam nila, ay, hindi natin makakalit. And this is a very special friendship, di ba? You lived in, sabi niyo nga kanina, together. For two years. Actually, ito po yung announcement namin. Ito na po, happy pride. Sabi nila sa akin kanina. Happy pride month. No, happy pride. Yes. Proud to be proud. Yes. Okay.